Welcome back mga karabiterong motorista. So, andito na naman tayo guys. Ngayon naman, tuturuan ko naman kayo o bibigyan ko kayo ng tips kung bakit kailangan natin isalang-alang yung pagbabalay talaga ng mga kids. Hindi lang dun sa dun nila, pati yung bigyan sila ng sarili-sarili nilang kulungan. So, bakit nga ba kailangan yun? O bakit kailangan talagang gawin natin yun? No? So, pero bago yun, bago kayo bigyan ng tips, magpapakain muna tayo ng mga rabbit at sana papakita ko sa inyo yung mga kids natin o yung mga rabbit natin na hindi nawalay. So, sana may mapansin kayo doon, no? So, tara guys. So, yun guys. So, bali ang pinapakain ko nga pala sa napids na ginagamit ko sa rabbit natin is Integra 3000 po. Yun lang yung pinapakain ko sa kanila kasi yung pang rabbit po talaga is wala dito sa isla namin. Ayan, kainin muna natin guys. So, ito mga 2 months na to guys. 2 months na tong rabbit natin. Itong pinapakain natin. Si Kulubot. Ayan si Kulubot. Ayan si Mata. Integra lang kasi talaga yung pinapakain ko dito pagdating sa feeds. Pero sa ano guys. Pero kalimate naman ano, dahon. So damo lang. Tapos dahon ng saging. Yan. Madrid cacao. Ay Madrid agua. Yan si tinga. Ayan o. Mga 2 months na po yan guys. Pero malalaki na rin. No? Okay din naman yung Integra 3000, yun na talaga pinapakain ko sa simula pa rin. Ito guys, yung hindi ko nawalay. Ayan. Ay. So, sana may napapansin na kayo. No? Ayan, sana may napapansin na kayo dito. Ayun, nabasa yung ano. Ayan yung feeds. Ayan guys. Dito pa lang sana guys, may napapansin na kaya. So, hanggang dito na muna tayo. So, ito na natin, talakayan na natin to. Tingnan nyo guys yung rabbit natin, no? Ayan guys. Kung bakit kailangan natin iwala yung rabbit natin. So, makikita nyo yung balahibo nila. Ayan. Hindi sakit yan guys. Hindi yan sakit. Kung bakit nagkakaganyan yung balahibo nila, no? Hindi yan sakit. Kundi yung sila mismo kinakain nila yung mga balahibo nila. Nagkakainan sila ng balahibo, no? Kaya nagkaganyan sila. Hindi yan sakit, guys. Bali, kailangan nyo talaga siyang ibalay kasi bawat isa sa kanila kinakain nila yung balahibo. Ang kada isa sa kanila, no? Nagkakainan sila ng balahibo. So, tapos yung pangalawa guys, tip number 2 kung bakit kailangan yung iwalay, no? Ang bagal nilang lumaki, no? Babagalan silang lumaki kasi may kaagaw sila sa pagkain o territorial kasi ang mga rabbit natin, kaya kailangan talaga nakawalay. Compare natin sa mga kasabay nilang mga rabbit guys, no?
diba? Compare natin. Para silang 2 months old, guys. Pero tingnan nyo. In may sariling kulungan, guys. Ayan o. Tingnan si Tinga. Dating sa paglaki pa lang, guys, ng rabbit natin is, ayan, babagal. Babagal, mabagal sila lumaki pag ganyan na hindi nakawalay talaga. No? Bali, kawawa. Kawawa naman kasi, tingnan nyo, parang isda na yung mukha nila. Ayan. So, yun yung kahalagan, guys, no? Mabagal sila lumaki. Tapos, pangatlo, guys. Tips kung bakit kailangan yung iwalay. No? Pag nagtagal-tagal pa, na umabot na ng 3 months, tapos hindi nyo pa nawala yung rabbit nyo, sila-sila mismo yung mag-aanuhan, magkakastahan. Kahit lalaki sa lalaki yan, mapapansin nyo, nagkakastahan yan. Parang hindi nila kilala kung babae o lalaki yung kinakastahan nila. Basta sila, kakasta sila. Kahit lalaki pa yung kakasta nila, sige ang kasta niya, no? So, ang mangyari, guys, ma-stress lalo yung rabbit natin at possible na mamatay. No? Pwedeng possible na mamatay yung rabbit natin dahil sa stress. Dahil sa stress na hindi sila nawalay kaagad. Kasi nga, tulad ng sabi ko, guys, territorial po ang rabbit, no? May sarili, gusto nila mag-isa sila sa isang kulungan, no? Wala silang kaagaw. So yun, guys, yun lang may bibigay kong tips para sa mga alaga nating rabbit kung bakit natin kailangang iwalay ang mga rabbit natin. So ayun na nga mga karabiterong motorista. So sana natulungan ko kayo o nabigyan ko kayo ng kunting kaalaman kung bakit kailangan nating iwalay mga ating mga rabbit ng paisa-isa o kailangan nating ibukod yung mga rabbit natin, no? Na hindi natin kailangan pagsamasamahin sa isang kulungan lang. Sana natulungan ko kayo mga karabitero. Maraming salamat. Until next time.